Hi mga kapampams, welcome to another episode of Christian's Kitchen! And for today's video, gagawin natin special itong gulay na to. Alam ko karamihan sa inyo meron nito sa bakuran nyo. Kangkong! Kaya guys, kung gusto nyo malaman kung ano nga bang gagawin ko dito sa kangkong na to, just keep on watching. I-ready muna natin yung protein na gagamitin natin. Today, gagamit ako ng chicken breast. Sinama ko na rin yung balat para mas malasa. So, yung kangkong na gagamitin ko today is Chinese kangkong kaya medyo mukhang kakaiba siya at maninipis. Pero pwede kayo gumamit ng regular na kangkong na nakikita nyo sa palengke o kaya dyan sa bakuran nyo. Kung mapapansin nyo, maingat ako sa paghiwa, hindi yung basta-basta hiniwa ko sa gitna. Ayoko kasing maputol yung dahon para maganda siya sa presentation. Etong mani, optional lang naman. So, dinikdik ko siya, pero hindi yung pinong-pino. Pampadagdag ng texture sa gagawin natin mamaya. And syempre, ire-ready ko na ang ating ingredients para sa ating gagawin na sauce. Nahulaan nyo na ba kung anong gagawin ko? Sa kawali, naglagay ako ng red curry. So, yung red curry na gagamitin ko dyan, nabili ko lang yan online. So, naglagay ako ng 1 to 2 tablespoon na red curry and ginisa-gisa ko lang siya saglit para lang masimulan na siya maluto. So, coconut milk, nilagyan ko muna ng 1 cup. And halo lang ng halo. And dinagdagan ko pa siya, okay. Halo lang ng halo hanggang maghalo na silang dalawa. And our special ingredient, peanut butter. So, naglagay ako ng mga 1 cup ata yan. Ewan ko ba? So, nilagyan ko siya ng konting sugar. Tantsahin nyo yung ilalagay nyo na sugar kasi matamis na yung peanut butter na nilagay natin. So, kung yung ilalagay nyo is sugar-free na peanut butter, pwede nyong dagdagan yung asukal na ilalagay nyo. Depende sa panlasa nyo. Pakonti-konti dinadagdagan ko siya ng coconut milk para lumabnaw yung sauce kasi hindi natin gusto yung masyadong malapot. And para sa pampalasa, nilagyan ko siya ng patis. And hinay-hinay lang sa paglagay ng patis kasi yung red curry maalat na siya. So kailangan, tikman nyo. And the crushed peanuts nilagay ko na rin. So, ang ina-achieve nating kulay is reddish brown. Consistency niya is yung parang nagmamantika. Yun yung masarap. Lutuin na natin tong kangkong. So, binlunch ko lang siya kasi mabilis lang siya maluto. So, on the same pan, dyan ko na rin lulutuin yung chicken. Isi-sear natin siya. Siyempre, season with salt and pepper. Pag pinrito nyo na yung chicken, unahin nyo yung side na may balat kasi mas matagal yung maluto. Mukhang hindi pa luto yung loob. Tutusukin ko na lang. Ayan, pwede nyong tusok-tusukin kagaya ng ginawa ko. Para sure na lutong-luto yung loob. Kasi we don't want salmonella infection, you know. Ayan, i-check nyo lang. Buklat-buklatin nyo yung hiwa ng chicken. Ayan, luto na yung chicken. Pwede na natin i-assemble ang ating dish. We'll be right back.
And tapos na nga ang ating Praram Long Song or Swimming Rama kung tawagin. Isa tong Thai dish na pwede nyong gamitan ng iba't iba pang vegetables kagaya ng broccoli, na-try ko na din to sa pechay, and pwede ring pork, beef, tofu, or seafood, hindi lang chicken. There you have it guys, so diba napakadali lang ng ginawa natin today. Try nyo na din lutuin sa bahay nyo. And guys, if you want more videos like this, if you want more recipes like this, follow na, subscribe na.